Dalawang araw nang hinahanap ng kanyang pamilya ang isang nurse sa Maynila. Papasok daw sana ang nurse sa pinagtatrabahuhang ospital pero hindi na siya nakapag-duty. May report si Emil Sumangil. Alas 5 ng madaling araw noong Miyerkules, umalis ng kanilang bahay sa San Andres, Maynila para mag-duty sa Manila Doctors Hospital ang registered nurse na si John Lawrence Renren Ico, 22 anyos. Dahil malapit lang sa kanilang bahay ang ospital, naglalakad lang papasok si Renren pero noong araw na iyon, hindi siya nakapag-duty. Kinahapunan, nagpadala raw ng mensahe si Renren sa kanyang matalik na kaibigan. He messaged na naglalakad nga lang daw siya and then suddenly he realized na nasa Alabang area na siya. Pero kaduda-duda raw hindi lang ang mensahe, kundi maging ang pinagmulan nito ayon sa kapatid ni Renren. The friend asked him, saan area ka banda? Puntahan kita agad. Anong nakikita mo? At yung reply lang ng kapatid ko is one word, wala. But hindi niya mismong account yon. He used another account na ang pangalan ay Messi Chivus. Tapos we're trying to contact yung account na yon. Hindi kami makakonect since kailangan i-accept nung tao na yun at first. And then yung talagang account niya na Renren Ico, hindi po namin yun makontak. Nagpadala ng mensahe ang pamilya ni Renren sa messenger account. Pati ang video ng ina ni Renren na umiiyak para makuha sana ang atensyon ng nagpadala ng mensahe. Pero inactive na raw ang account na ito. Nakakuha ng CCTV video ang pamilya ni Renren mula sa magkakaibang barangay na dinaraanan niya papasok sa ospital. Makikita sa mga kuha ang binata na naglalakad naman ng payapa hanggang sa bago makarating ng Taft Avenue. Pero kapansin-pansin ayon sa kanyang mga kaanak na tila ba balisat tuliro ito. Absent siya ng Monday pero nandito lang siya sa bahay. And then Tuesday, bigla siyang nagpagupit ng hair. And then the following day, Wednesday, yun na po. Nagpalabas na ng missing person alarm report ang Manila Police District at kanina dumulog na rin ang kanyang pamilya sa PNP-CIDG Manila. Emil Sumangil, GMA News.